po ay araw ng Webes, July 4, 2024. Ako po si Atty. Mimi Sandoval Sabrio at ito ang Huntahang Legal. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat mga kasambahay. O diba? Aga-aga ako'y nasa opisina na. Naks, ayan. Okay, pero syempre tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa sa Huntahang Legal. Sasamahan niyo pa rin ako ha para sa ating mga usaping legal. At syempre, may makakasama pa rin ako ngayong umaga. Ako naman, parang dapat talaga magkasama na kami talaga nito ni Dean sa aking programa dito sa Huntahang Legal. Dapat dalawa na talaga kami dito every Thursday. Aba, syempre ha. Kilalang kilala nyo na to, nag-iisa, walang kupas. Dean Cecilia Duca, magandang umaga, Dean. Magandang umaga, Atty. Mimi. At talagang, oo nga, bakit nga ba hindi? Magkasama na tayo dapat. Salamat sa pagkakataon. Oo, syempre, nakutuwa talaga ako lagi pagkasama kita, Dean. At syempre, alam nyo, alam ko po talaga, ang busy-busy kayo. Lagi ko nga sinasabi sa programa, ako nga po hirap na hirap. Lalo na kayo, hindi ko maintindihan din kung paano nyo nagagawa. It's really a superpower. Nakasama natin talaga si Dean Duca sa ating programa. So, Dean, thank you very much, ha. Much appreciated din. No? Dina, bago tayo sumagot muna ng legal years, alam ko po din, no, kakatapos lang po ng graduation ng San Sebastian College, Recoletos College of Law. Nako, congratulations sa mga estudyante. Sa mga estudyante nyo din. Nako, I'm sure marami kayong estudyante na napag-graduate na naman sa College of Law. Nako naman, talagang thank you sa mga guro. At congratulations sa mga students and sa mga magulang nila din, syempre. Oo, siyempre, Atty. Mimi, dapat batiin muna natin yung mga magulang at yung mga guardians nila na nagtaguyod nung kanilang pag-aaral. Ano? At saka, na-meet natin si Justice Mario Lopez, yung chairman ng bar exam this year. At may mga tips siyang ibinigay. Ano? Kaya lang sabi niya, sakto lang daw. Sakto lang? May ganun ba din? Oo, dapat ang preparation din ako, di ba? 101%. Oh, para walang regret. So, di ba din? Siyempre, as much as possible, ayaw na nating madanas na uulit ng pag-take ng bar kasi it's very mentally, physically, emotionally exhausting. So, para po sa mga din, yes din, sige po. Yun ang sabi ni Justice Lopez noon sa speech niya kaysa yung commencement speaker. Eh, hindi naman daw mahirap, hindi rin madali, sakto lang yung bar exam. So sana nga, para maraming mga maging bagong abogado, ano? Oo nga po din. Saka din ha, syempre dahil graduation na, graduate na, syempre ito na talaga kumbaga yung start ng review proper para sa mga magtitake ng bar. So kung meron po kayong kakilala or kamag-anak, mahal sa buhay, na magtitake ng bar, nako talagang kami nakikiusap din na supportahan nyo sila ng todo-todo kasi talagang very challenging months ahead po para sa mga magre-review sa magtitake ng bar. No? Kailan nga ba din ang bar exams na po? Ay, September na ito, Atty. Mimi. Ano? Hindi katulad ng mga nakaraang bar examinations na 4 na araw. Ngayon, 3 araw lang ng September. No? So, magsisimula September 8, tapos Sunday yun, tapos Wednesday, and then Sunday ulit. So, 3 araw lang. At nakaka-relate ako doon sa mga nape-pressure kasi hindi ako magbabar exam pero meron kaming magbabar exam dito sa bahay eh. Ay! Oh, Dean! Yung daughter niyo po! Oh, Ang bilis din ha! Sabi ko, let's pray for her at sa lahat ng mga magbabar. Oo, parang kailan lang din. Naalala ko po nung ko alam mo, di ba, na parang nabanggit nyo na pumasa siya sa law school. Ngayon, magtitake na ng bar. Naku! So, we're praying for her din. So, talagang tuloy-tuloy po sa pagdarasan natin yun din. Alam nyo, naisipan ko po itong topic na ito kasi, di ba, binanggit ko nga din kanina na bakante po ang posisyon ng pagiging secretary ng Department of Education. And then, I heard po sa news na parang tinanong po si Senate President Cheese Escudero kung sino sa tingin niya ang nararapat ng Secretary of Education. Binanggit niya po na sa tingin daw niya ang pinaka-fit para maging Secretary of Education ay si incumbent Senator Angara. No? So, parang yun yung kanyang suggestion. No? So, naisip ko, magandang pag-usapan to din. Kasi mayroon po kong kilala talaga ng mga kongresista, no? Or yung iba po talaga, mayroon silang elective positions, no? Pero pinaforgo nila yung elective position para po dun sa appointed position din. So, ano po ba ang implications nito sa ating umiiral na bata? So, siguro din, mag-start tayo kasi tinuro niya rin to sa akin din, sa law school, no? Ano
pagkakaiba ba ng elective versus appointed office, no? Ano ba ang pagkakaiba in terms of rights and obligations? And bakit ako din, ha? Personally, I don't know what the reason is. Pero kung ako, kung elective official ako, parang I would rather stay in my elective post than be in an appointed post. Pero I don't know. Baka you can shed some wisdom into it. Bakit may ganun din po siyang dynamics at bakit ganun din po siya nangyayari? Oh, sa ilalim kasi ng saligang batas natin, Attorney Mimi, ano? Yung elected, ito yung ibinoto ng mga mamayan. Kung sa Senado, ay buong Pilipinas ang bumoto niyan. Kung doon naman sa mga local officials, yung kanyang constituents, yung mga congressman, either by district or yung party list na buong Pilipinas naman ang bumoboto. Ngayon, kapag na-elect na sila o nahalal ng mga tao, hindi sila po pwedeng ma-appoint ayon sa Section 13 ng Article 6 ng Constitution hanggat hindi nila binibitawan yung kanilang elected position. Kasi yung appointed, itinalaga ka ng tao na may kapangyarihan na magtalaga o may power to appoint. Yan ang presidente sa ilalim ng Constitution. Ngayon, tama ka naman dun, Attorney Mimi, no, na para sa iyo, mas maganda yung hinalal ka ng mga tao kasi you have the direct mandate of the people. Kumbaga yung kapangyarihan ibinigay sa iyo ng tao. Kaysa doon sa appointed ka, itinalaga ka lang, ibinigay lang sa iyo ng tao na inihalal din. So, ang tawag natin dyan ay incompatible office. Hindi ka po pwedeng elected at appointed at the same time. So, kung si Senator Angara, ayon sa iyong sinabi, ay tatanggapin yung pagtatalaga sa kanya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, nararapat po niyang bitawan yung pagiging senador. Kaya lang, kung hanggang kailan lang ang termino ng Pangulo, hanggang dun din lang ang termino niya, at iyan pa ay nakasalalay kung aaprubahan ng commission on appointment ng Kongreso ang pagtatalaga sa kanya ng Pangulo. Kasi may pagsang-ayon pa yung dean, di ba, ng Kongreso. No? So may committee on appointments din. Yung both houses of Congress din i-confirm kung ano, kung sino ba yung appoint ng Pangulo for a certain position. But yun nga din, no, for other congressmen, no, for example, si Congressman Rex Gatchalian din, no. So ngayon siya ang incumbent na secretary ng DSWD. Yes, diba? At saka so, si Congressman Ralph Recto. Yes, opo. Na nasa so, budget ngayon. Finance, oo. Finance. Napakabigat ng departamento, syempre. Finance, oo. Pero yun na, it happens. So, definitely din if that's the case, kung halimbawa nga din, no, na katukin ng mahal na Pangulo ang puso ng mga naihalal na sila ay magsilbi bilang member ng gabinete ng Pangulo, kailangan po talaga nilang bitawan yung elective post nila. Oh. Hindi pwede sabay din, no? Lagi talagang hindi pwede bawal mamangka sa dalawang ilog, Attorney Mimi. Natututo na akong humirit sa inyo din, ha? Oo, dapat lang. Oo, pili ka lang din, no? Kung gusto mo dun sa elected position, dun ka. And then kung ayaw mo, kung gusto mong mag-serve as cabinet secretary, then pwede rin naman. You have to let go of the elected positions. Yung ano pa ang pagkakaiba ng... Sige. Ayaw mo na din. Ito kasing... yung elected kasi Attorney Mimi, mayroon siyang fixed term. Alam mo, senador, 6 na taon yan. Tapos pwede siyang ma-re-elect for another 6 years. Samantalang kung i-a-appoint ka, magre-resign ka bilang senador, halimbawa, confirm naman ito ng commission on appointment, mananatili ka doon sa pwesto hanggat gusto ko ng Pangulo. Kasi ang sabi natin dyan sa batas, they're serving at the pleasure of the president. So kung hindi ka na magustuhan ng Pangulo, pwede kang alisin ng Pangulo at any time. Ngayon, kung gusto ko naman ng Pangulo, hanggang sa matapos lang ang termino ng Pangulo, kasi ang tawag natin co-terminus yung appointment na yan. So pag natapos yung term na nag-appoint sa'yo, tapos ka na rin. Unless yung susunod na Pangulo, gusto ka pa. Which is medyo highly unlikely din, no? Usually talaga ay tumipit siyempre ng kakilala nila, o diba? Siyempre ng ibang tao nila na as member of their cabinet kapag iba na yung administration. Ganun naman ang nakikita natin na usual na nangyayari. No? So very rare na yung dating sitting na cabinet secretary ay siya pa rin, no, for the next administration. Kasi ito, discretion po yun ng
pangulo, no, din kung sino yung pipili niyang member ng cabinet din. Ako din naman ang, yun nga, like I was saying earlier din, ano kaya ang magandang may highlight din na importance ng elected and appointed office, no, or officer. For example din, malapit na yung filing ng certificate of candidacy. Nako, eto na naman tayo, mainit-init na naman din. So ano po ang magiging implication yan kung magpa-file ng certificate of candidacy ay isang elected vis-a-vis appointed official of the government. Kakaiba po ba yan din? Oo. Ah, may kaibahan yan. Attorney Mimi, nilinaw ng Korte Suprema ito doon sa kasong Quinto versus Comelec. At yung latest na decision, kapag ka-appointed official nag-file ng certificate of candidacy, the moment na nag-file siya, considered resigned na siya from his position. Whereas, yung elected official, nag-file siya ng certificate of candidacy, hindi po siya considered resigned at matatapusin niya yung kanyang termino. Kaya yun yung pinagtataka ng iba nating kababayan na nakakausap natin, eh bakit ito tumakbong presidente, tumakbong vice president, senador, yes, nung matalo, bumalik sa Senado. Eh, ganun po talaga kasi hindi pa tapos yung termino niya bilang senador. So, pwede siyang bumalik kasi hindi naman siya considered resigned nung siya po ay nag-file ng certificate of candidacy. Whereas, itong mga appointed, the moment nag-file ka ng certificate of candidacy, sabi ng Korte Suprema, ayon sa Omnibus Election Code, kayo ay considered resigned. Yan ang kaibahan, no, attorney. Napakalaking difference. Pero totoo yan din, ha. Ang dami rin nagtatanong sa akin, uy, bakit yung kumandidatong presidente natalo tapos senador ulit? Diba? Kasi nga po, yun yung pagkakaiba kasi siya ay halal na tao. Parang ang nangyari kasi din, parang ma-disenfranchise daw, diba? Din yung mga bumoto sa kanya. Kasi hindi siya kagaya ng appointed na pinili lang ng presidente or yung appointing authority. Elected, hinalal po yan ng mga tao. So kapag katumakbo at hindi nanalo, siya ay mananatili pa rin doon sa kanyang posisyon, no? Kung saan siya yung inihalal. Oh, tama yan, Attorney Mimi. Yan ang paliwanag ng Korte Suprema. Ha? Talagang memoryado mo. Yan yung Quinto versus Comelec, no? Nakaibahan ng elected at appointed, sabi ng Korte Suprema. O din, ito naman, tanong ko, para po dun sa mga kumandidato, tapos sila po din ay natalo, no, sa kanilang posisyon na tinakbuhan, pwede po ba silang ma-appoint right away sa isang posisyon sa gobyerno? So, dahil nga natalo sa election, syempre, nakilala naman or mukhang competent naman, pwede bang, sige, dahil ikaw hindi nanalo, sige, ikaw ay magsiserve na lang as cabinet secretary. Can that happen right away din? Ay, hindi pwede yan, Attorney Mimi. Ano, bagamat sinabi ng batas na ang pag-appoint ay discretion o desisyon ito ng Pangulo na hindi pwedeng panghimasukan nino man. Kaya lang sa konstitusyon natin may tinatawag tayong election ban na yung mga natalo sa election, hindi sila pwedeng ma-appoint sa anumang posisyon sa gobyerno pati sa mga GOCC natin hanggat hindi lumilipas ang isang taon. May one-year election ban. Ganon din naman yung mga appointed officials or employees of the government na mangangampanya, kasi alam mo, Attorney Mimi, alam natin to, bawal mangampanya ang mga civil service officials or employees. So, yeah, gusto nilang mangampanya, dapat sila ay mag-resign. Ha? Pag para mangampanya. At hindi naman, alam mo, nanalo yung ikinampanya nilang official, hindi naman sila pwedeng ma-appoint within 6 months from the time ng election. So, yan po ang mga nilalaman ng ating batas. Yan, paalala yan din, ha, kasi syempre, di ba, lalo na kung ikawanin ng gobyerno, syempre dapat walang public funds po na nagagastos sa eleksyon, no, sa pangangampanya, huwag pong kakalimutan din kasi, di ba, we have to also be very mindful of that kasi syempre, di ba, lalo na kapag ikaw ay kagaya nga na sinabi ko na public service din, paalala po yan kasi baka marami na pong siyempre, baka may mga nakatsunin sa atin din na nagbabalak na. Naku, medyo nagda-download na ng TOC din. No? So, paalala din po. Sa mga may kamag-anak, may kapilala din. No? Talagang, alam niyo po, it's a very, very tedious process at dapat din po pag-aralan kahit papano. Kung kailangan po, kung sa akin din, no, talagang mas maganda rin po kumonsulta sa abogado din, no, kung ano ba yung nitty-gritties pagpa-file ng COC. Kasi even yung mga declarations dyan din, meron po yung implications din, no? So, kailangan very mag-easy din po tayo din sa pagpa-file ng certificate of candidacy. Tsaka, Attorney Mimi, yung kasing mga
civil service officials and employees dapat non-partisan. So hindi sila kumikiling kahit kanino man. Although, ang maraming sinasabi, iba naman ang kampanya, pero hindi naman natanggal. Eh kasi nanalo yung kinampanya nila. Pagka natalo daw, saka sila mamamroblema. Tama, tama. Pero siyempre, di ba, dun tayo sa ano. Bakal po yun. Not to say the caution. Yun yung mga ano, realities in life, you know. Pero siyempre, naman, sino naman magre-reklamo kung nanalo yung kinampanya din ba? Oh. Pero ano, paano kung hindi? No? It's a risk that you're supposed to, kung if you're willing to take that risk, aba, go ahead. Pero naku, baka natakot-takot na kaso ang abutin dyan din. Baka pati yung pension, apektuhan ako naman. Very heartbreaking din. Huwag naman din. So, pangalala, kasi we are counting on a few months na lang yan din, diba? So, for example, sa Congress din, mag-resume na yung Congress, di ba, kapag ka nag-State of the Nation address ng President the next month. So, that will be on July 22. So, ano na rin yan. Paalala sa ating mga kasambahay na nakatsun in July 22, you have to listen din po to the State of the Nation address of the President, kahit ano po yung political inclination, kasi doon nyo po makikita ano ba yung direksyon na gustong tahakin ng current administration, kasi may nalalabi pa pong 4 na taon din. Tama ba din? Diba? May 4 years pa. Tama yan. Bago po mapalitan. Tama, Atty. Mimi. Oo, bago mapalitan ng President. Tama yan, Atty. Mimi. At saka, July na ngayon, di ba? July na. So, ngayon na daw yung nutrition month. July na, di ba? Kaya nutrition month na ngayon kasi masustansya yung mga July daw eh. Kaya nutrition month ngayon. Okay. Yan ang ba yun din? Oo nga pala. Sinasabi ko sa next month. July na nga pala din. Oo. Tapos ilang araw na namin. So, yeah. At kasi sinasabi kasi ng Constitution natin, Attorney Mimi, na on the fourth Monday of July, doon i-deliver ng Pangulo yung kanyang SONA o State of the Nation address. Kaya ngayon na yun, ngayong buwan na yun. Oo nga din. Saka kaya walang fixed na date din kasi fourth Monday of July. Siyempre kung ano yung araw na fourth Monday of July, doon po yung State of the Nation address. So after nyan din ako, I'm sure busy na po yung Kongreso kasi magbabudget season na po. Budget season, and then sa October din, first week of October, filing na po ang certificate of candidacy. So, eto na to, yan. Kasi mag-midterm elections na po. Bagamat wala pa pong election for the president and the vice president, midterm elections na po yan. So, yung kalahati po ng Senado, mapapalitan na po yan din, no? So, mayroon po dyan 12 kandidato para po maging senador, no? At syempre sa House of Representatives, nako, tatakbo na po. Syempre yung mga mag-i-end na din po yung term, tatakbo na rin sila. So whether sa district or sa party list, kailangan po nilang tumakbo for the midterm election. So, nako, ito na naman din ang tabayanan natin kasi makulay. Makulay, I'm sure, itong midterm election. Yes, Dean. Attorney Mimi, ano natin yung forbidden office, ano, kumpara dun sa incompatible office? Oo, yung forbidden office, nakalagay din sa Section 13 yan, na hindi sila pwedeng, itong mga miyembro ng Kongreso, hindi pwedeng maitalaga sa isang opisina na nagawa during their term. O kaya dinagdagan yung sweldo at mga allowances during their term. Kasi baka magkaroon ng reservation, nagagawa kami ng opisina para pag during our term, para pag natapos yung term namin, doon kami pupunta at kami ang ma-appoint ay pinagbabawal po dahil yan po ay forbidden office. So kung halimbawa din may pumasa na panukalang batas na may newly created office din, no? So hindi sila pwede doon din. Oo, kasi parang hindi baka pwede ma-appoint. Hindi pwedeng ma-appoint doon na Attorney Mimi yung mga miyembro ng Kongreso, meaning yung mga senador at mga congressman, sapagkat ito ay nagawa, naitatag sa panahon ng kanilang panunungkulan. So hindi sila po pwedeng ma-appoint doon. Pinagbabawal ito ng Section 13 ng Article 6 ng ating Constitution. Okay. Paano naman po yung incompatible office din? Yung incompatible office, Attorney Mimi, tulad pinag-usapan natin kanina, yung elected official na nasa Kongreso ay hindi po pwedeng ma-appoint sa executive kasi meron tayong tinatawag na separation of powers dahil presidential system tayo. Ngayon, kung tayo ay parliamentary na yung prime minister ay miyembro din ng parliament, ay po pwede na mag-merge yung mga miyembro ng parliament, sila rin ang nasa executive.
Pero sa presidential kasi may separation of power, yung executive, executive lamang, yung legislative, legislative lamang. Ngayon, kung yung legislative members ay i-appoint ang Pangulo para mapunta sa executive, i-give up nila yung kanilang elected office sa Kongreso sapagkat yan ay incompatible offices. I cannot imagine, Dean, how one can manage na kung ikaw ay cabinet secretary and you're serving as an incumbent house member or senator. You really cannot perform both functions talaga. Hindi kakayanin. So talaga namang, yun nga siya sabi natin dito, Dino, if you really think about it, yung mga batas natin, ano naman, grounded on reason and experience. Kaya din po siya ganyan. Hindi po yan arbitrary na ginagawa. Talagang may dahilan po yung mga umiral nating batas. At syempre, para mas mapabuti po yung ating lipunan, kaya naman po yan dyan. Nako, Dean, may dadagdag ka ba in relation to incompatible forbidden office at yun pong elected and appointed offices din? Oh, tingin ko maliwanag, Attorney Mimi, pero dun sa appointment dati, kung naalala mo si Senator Gordon, siya rin yung chairman ng Red Cross, may nag-file ng kaso Liban versus Gordon na sinasabing ito raw ay incompatible office kasi daw public office at the same time siya ay senador. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi yan incompatible kasi ang pagiging chairman naman ng Red Cross ay hindi ito public office. So pwedeng senador at the same time chairman ng Red Cross. O, bagamat parehong mahirap gawin yan dahil chairman ka ng Red Cross, senador ka pa, wala daw incompatibility, sabi naman ng Korte Suprema, dahil hindi naman ito public office. At hindi ito kasama dun sa pagbabawal sa ating saligang batas. Ayun, at least clear yan din, no, para sa ating, oo nga din, baka yung iba nagtatanong dun sa case po ni former Senator Dick Gordon. So ganun pala yung paglilitaw ng ating Korte Suprema. Nako, ayun din, nalangin tayo yung oras, di ba? Pag si Dean talagang kamarites ko, nako, laging meaningful ang aming pinag-uusapan. Sana marami kayo natututunan kasi lumilipas lang ang oras talaga pag magkatsikahan kami ni Dean. Nako, Dean, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong umaga. Dean, salamat po. Much appreciate. Dean, baka ikaw ay may babatiin o pasasalamatan. Please go ahead, Dean. Oh, nako, maraming salamat, Attorney Mimi, sa pagkakataon na makasama kang muli. At shout out lang doon sa ating 52,200 subscribers, pati na rin doon sa mga bashers. Maraming salamat din sa inyo at pinapanood nyo pa rin yung aking mga video. Ganon din sa mga estudyante natin sa law school, sa mga kasamahan natin sa University of Makati, sa, lalo na sa School of Law ng University of Makati. Itong aking wife at ang aking mga anak, si Ate Nika, nanonood. At good luck kay Shasha sa kanyang bar exam. Maraming salamat po sa inyong paikinig.